Dumating na po ang araw na ating pinakiintay at opisyal na po tayong naiproklama ng ating Kongreso bilang 17th Pangulo ng ating bansa. I proclaim Ferdinand Romualdez Marcos Jr. Kasama rin siyempre ang ating running mate at ngayon ay Vice Presidente Sara Duterte. Itong naganap na proklamasyon ay hindi lamang pagkikilala sa akin o kay Vice President Sara bilang mga nanalo sa 2022 elections, kundi ito ay pagkilala at pagtaguyod sa boses ng nakararaming mamamayang Pilipino. Ito ay pagtaguyod sa ating demokrasya. Kaya't ang tagumpay na ito ay tagumpay nating lahat. Makalipas ang higit na 2 linggo matapos ang butuhan, ay isinagawa ng ating Kongreso ang official canvassing para sa Pangulo at Pangalawang Pangulo. Trinabaho at pinagpuyatan ito ng ating National Board of Canvassers mula sa 2 kamara ng Kongreso. Kaya naman, sa loob lamang ng record-breaking na 2 araw, ay natapos agad at nakumpirma ang resulta ng halalan. Makasaysayan ang mga numerong nakita natin sa eleksyong ito at una na riyan ang natanggap naming majority vote ni VP Inday. Higit pa riyan ay ikinatutuwa naming malaman na ang voter turnout natin ay umabot ng 83%. 55 million na mamamayang Pilipino exercise their democratic right to vote. Kaya't yan ang malalim at mabigat na kahulugan ng proklamasyon na naganap. Since the 1987 Constitution, this is the first time that we elected a majority president and vice president. Nandun kami sa loob, nag-aantay kami bago pamintawagin na lumabas. Eh, pumasok siya ng kita. Sabi ko, tignan mo, nanalo tayo. Marami talagang nakapansin na yung mother ko, ay yung mga hagdan na yun, ay naiakyat pa rin niya. Nagulat ako. Dahil nandun ako sa taas, kausap ko si SP, kausap ko si Speaker, at nakita ko palapit siya. Paglingon ko ulit, ando na siya. Sabi ko, paano nakaakyat ito? Yung pala, nung tinutulungan siya, din sasakay siya sa wheelchair, sabi niya, hindi, kaya ko, kaya ito. I can do it, sabi niya. Okay. Nandun, umakyat siya, nakatayo, nakangiti ng malaki-malaki. Kakatuwa naman. At talaga, siguro yung adrenaline niya nagpalakas sa kanya. I have 2 presidents. Wow! Two great presidents. Yeah. Yeah. Inyo naman ni Daddy lahat ito. Unang naghatid din ng kanilang pagbati nitong linggo ay ang ilan sa ating mga ambasador mula sa iba't ibang bansa. Bukod sa pasasalamat ay inihiyag ko rin sa kanila ang ating interes na makipagtulungan sa kanilang mga eksperto para sa mga sektor at industriya na talagang malawak ang karanasan nila. Gaya ng internet infrastructure ng South Korea, yung medicine production o agrikultura ng India, transportation infrastructure ng Japan. Isa pang malaking pinag-usapan namin ng ating mga kaibigang Amerikano na dumating ay ang kanilang pagtulong sa climate change para dito sa Pilipinas dahil tayo dito sa Pilipinas ay nasa peligro sa global warming. Siguradong marami tayong matututunan sa kanila dahil naging maganda ang patakbo nila sa kanilang mga bansa. Yan din ang approach na ginagawa namin ngayon sa pagpili ng kabinete. Walang halong kulay o politika. Basta't eksperto sa kanilang larangan, tapat ang layuning tumulong at tumutugma ang aming gustong mangyari, bukas ang aming tanggapan. Unti-unti nyo na sigurong naririnig ang mga pangalan na yan. At sa mga linggo pa na darating ay makukumpleto na rin natin ang mga listahan. Gaya ng aking sinasabi kamakailan, ako ay lubos na nagpapasalamat sa inyong lahat at hinihiling ko na isama niyo ako sa inyong mga panalangin. We may not be perfect, but we will always strive
to perfection. Pray for me, because when a president does well, the country does well, and I want to do well for this country. Gusto kong paghusayan ang serbisyo na aking ibibigay dahil ito na ang aking naging katungkulan na ibinigay sa akin ng sambayan ng Pilipino. Mula sa isang matagumpay na pangulo ay ang isang maunlad na bayan. Samahan niyo ako, itaguyod natin ang ating pagka-Pilipino.